welcome back. For today, Butika Vlog po tayo. Alam namin na sobrang na-miss nyo na yung Butika Vlog namin. Pasensya na at ngayon na lang ulit. Alam nyo, itong pandemic na to, napatunayan namin na sobrang nasa right track kami ng business. Kumbaga, parang umulan, bumagyo, umaraw man o kahit na ano pa, yung butika, nandyan lang, nakabukas lang siya. Isa siya sa essential business bukod sa mga pagkain. Kahit na nahirapan kami, nag-adjust kami, sobrang laki ng adjustment na ginawa namin. At least, diba, nandito pa rin kami, bukas pa rin yung butika sa sobrang dami ng businesses na nagsara, sobrang dami empleyado na nawala ng trabaho. Kami, nandito pa rin kami. Okay na yun, na nahirapan lang kami. Humina yung benta, tapos yung mga stocks, ang konti ng mga dumarating, kulang-kulang. Halos wala na kami mabigay sa customer. Minsan nga, kahit na Biojessic na di, simpleng Biojessic, wala kami kasi hindi kami na-deliveran. Siyempre, uunahin nila yung mga malalaking kumpanya, katulad ng mga Mercury, ganyan, Watson's, Rose Pharmacy. Kumbaga, sa amin at natitira, yung tira-tira na lang talaga. Kung ano na lang yung natira, kung ano na lang available sa kanila. Buti nga ngayon, medyo bumabalik na yung stocks ng Celine, pero wala pa rin yung mga malalaki. Pero yun, kahit na anong hirap pa yung dinanas namin, sobrang swerte pa din kung ikukumpara mo sa iba na nawalan nga, di ba, nagsara yung business, nawalan ng trabaho. Kasi kami, tuloy-tuloy lang. Operating pa rin kahit na umiksi yung oras. Grabe, nung nag-lockdown, merong isang araw, daddy, di ba, wala talagang tao. Wala talagang tao kasi nga bawal lumabas. Nakaka-stress na nakakaiyak kasi nga may mga pending kang kailangan bayaran sa mga supplier. Pero yun, tignan nyo naman ilang buwan na ba ang pandemic natin hanggang ngayon. Nakatayo pa rin naman kami. At medyo bumabalik na yung sigla. Unti-unti na ulit na kumpleto yung laman. Sobrang thankful lang kami kasi kung iisipin ko yung mga nakaraang buwan, talagang maiiyak na lang ako kasi nga anong pampapaluwal namin dun sa mga supplier na kailangan naming bayaran. Hindi naman namin pwedeng ibalik yung mga gamot, diba? Pero kinaya at okay na okay kami ngayon. At dahil dyan, sagutin natin yung ibang mga tanong na sobrang pending na. Marami ako napansin na tanong na paano daw kung walang pharmacist, kung hindi siya pharmacist, kung hindi sila pharmacist, walang pharmacist sa family, pero gusto nilang magtayo ng butika. At meron ding isang nagtanong, kahapon lang ata to or kanina, paano makakapagbukas ng pharmacy o drugstore pero walang pharmacist? Hindi po pwede yun. Ang pharmacy, para siyang dental clinic. Hindi yun makakapag-operate kapag walang dentista. Parang ganun ba? Hospital, hindi siya pwede kapag wala siyang doktor, di ba? Ganun siya. Para po makapagpatayo ng isang drugstore o pharmacy o botika, kailangan po ng isang pharmacist. Hindi naman kailangan na ikaw pharmacist ka or sa family mo. Ang kailangan lang, mag-hire ka ng isang pharmacist kasi kailangan yun kapag mag-a-apply ka ng LPO. Hindi ka pwedeng mag-apply ng LPO sa FDA kung wala kang pharmacist kasi yun yung requirement. Kumbaga, yun yung number one requirement para makapagpatayo ka. Sa mga nagtatanong naman po kung magkano ba yung ibabayad mo sa pharmacist, pharmacist po yung kailangan sa butika, hindi po yung doktor. Meron kasing nagtanong din, pharmacist ba or doktor? Pharmacist po yung kailangan. Depende po yun sa usapan nyo. Pero syempre, dapat hindi bababa ng minimum. Yung iba, alam nyo, dun sa isang page na kasali ako, mga pharmacist yung nandun, hindi na daw dapat tumatanggap ng 20,000 pababa yung mga pharmacist. Ngayon yun ha, sa panahon ngayon. Pero kasi, nung panahon ko noon, katulad nung sa Mercury, minimum lang kami. Minimum. Ano pa ba yung benefits namin sa Mercury noon, di? Rice. Rice subsidy. Tapos, yung rice subsidy, alam ko every other month, yun hindi ko na masyadong matandaan. Pero kasi, nung nakausap ko yung friend ko na nasa Mercury, siguro last year, sinabi niya nga na meron ng ano, may allowance yung pharmacist. Hindi ako sure kung 500 or 1,000 per month. Pero kung nagbabayad ba ang Mercury ng, kumbaga, another payment or another fee para sa licensing, hindi. Hindi sila nagbabayad ng ganun. Pero siguro nga dun sa binibigay nila na ano na parang allowance ngayon sa mga pharmacist, nako-compensate na siguro. Ang alam ko po na nagbibigay ng hiwalay na license fee, Healthy Options. Kumbaga, yung pinaka-basic mo plus 4,000 license fee. Yun yung panahon ko, pero alam ko ganun pa rin sila ngayon. Meron pa rin 4,000 license fee para sa mga pharmacist. Malaki yung sahod doon, tapos merong kapag perfect attendance ka, meron pa yun. Tapos, merong product allowance. Maganda dun.
Tapos may tanong pa, paano kung magpapareno na sila? Magpapareno, ibig sabihin, di ba, nakapag-apply na sila noon. Kung hindi nyo po napa-reactivate yung e-portal username at password nyo, kailangan nyo lang po mag-send ng email sa FTAC, lalagay ko po dyan. Yan po yung format na isa-send yun sa kanila. Tapos after ilang days, antayin nyo na lang, magre-reply din yan. Bibigyan nila kayo ng username at password o kaya nireactivate na nila yung old nyo, yung old username and password. Tapos, hindi na kayo mag-nunu case. Gagamitin nyo na yung case nyo nung nakaraan. Pipindutin nyo yun, i-open nyo yun. Sa bandang baba, makikita nyo doon, renewal, i-continue nyo lang siya. Continue lang po hanggang sa mapunta kayo sa payment order. Yung payment order na yon ipiprint nyo, bayaran nyo, tapos yun na, antayin nyo na lang mag-update dun sa e-portal nyo. Tapos pala guys, yung supplier namin, simula na magka-pandemic, sa generic, nagpapadeliver na lang kami sa Castellanos, kay Kuya Ronald pa rin. Ganun na lang yung ginawa namin, nagpapadeliver na lang kami kasi ayaw rin naman namin makipagsapalaran dun ng daming tao. Siyempre, hindi mo naman alam kung sino yung meron, sino yung wala. Yun na lang ginagawa namin. Medyo may konting taas sa presyo, pero kung iisipin mo yung effort mo papunta doon, kung mamamasahe ka or magagas ka, mag-iintay ka doon yung oras mo, sulit na, sobrang hindi mo na ikakalugi yun. Kung gusto nyo yung gano'n, magpapadeliver lang, eto po yung number ni Kuya Ronald sa Castellanos. Ang pwesto nila doon din sa Bambang. Nagustuhan din namin dito sa Castellanos kasi si Kuya Ronald, mabait siya talaga. Tapos, yun, sa generic yun, diba? Sa mga branded naman, tsaka sa mga non-gen, katulad ng mga, ano nga, diaper, yung mga, ano pa ba, pulbos, yung mga basta hindi generic, mga efficacent oil, yung mga ganyan. Diba noon, ang sabi ko sa inyo, ang pinapadelivera namin or ang supplier namin, Ohana, nagkaano kasi, may something kasi sa Ohana eh. Basta yun, tinatapos na lang namin yung mga bayarin namin sa kanila. Isa na lang ata, no, di? Last na ba? Isa na lang yung babayaran namin sa kanila. Umu-order na kami ngayon sa Norvik. Sa Norvik na kami umu-order. Ikwento ko na lang yung nangyari sa Ohana sa mga susunod. Tapos marami ring tanong tungkol sa BIR, yung pagpa-file daw, ganun. Sorry guys, hindi ko po masasagot kasi meron kaming bookkeeper. Yung bookkeeper namin, si Ate Tina, siya yung lahat nag-aasikaso. Basta kami nagre-resibo lang kami. Tinototal lang namin yun, tapos send namin sa kanya. Siya na yung nag-aasikaso sa BIR, tapos yung mayor's permit o yung business permit, siya na din yun. Si Ate Tina kasi yung bookkeeper namin na yun, taga dito din siya sa Navotas. Siya yung bookkeeper ng ate ko, bookkeeper siya nung friend namin, tapos yung tatlo kong mga kaibigan na merong botika, si Ate Tina din yung nirecommend ako sa kanila. Kaya hindi ko masagot yung mga comments na paano ba yung mag-file ng ano, yung mga ganun, BIR sa mga tax, kasi si Ate Tina na yung nag-process nun. So yun, kung may iba pa po kayong tanong, comment nyo lang yan sa baba. Sagutin namin yan sa susunod. That's all for today guys. Salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel namin, isubscribe nyo na po kami, Team Castle Vlogs. I-like nyo na rin po ang FB page namin, Team Castle. Thank you sa ulitin. Bye! Kapag nage natanajo no, nan amo maldo hal suga opseotji. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.